yung kakaumpisa pa lang ng laro niya, no? Yung dito kasi nakakaumpisa at kakaumpisa pa lang talaga, no? Sabay tawag ng meeting yung utak na may ubo, no? What's up sa inyo mga usa? Ako nga pala si Moose. At andito ka naman sa panibagong episode ng Sa Pungutos, kung saan tinatalakay natin ang mga usapang dosyal na. At ang baksa nating tatalakayin para sa episode na to ay pinamagatang Sa Pungutos ng Among Us. Para maging maayos ang ating baksa, hatiin natin ito sa dalawang parte. Ang number 10 hanggang 6 ay utos para sa mga impostor. At ang matitira namang 5 hanggang 1 ay utos para sa mga crewmate. Kaya ano pa hinihintay nyo? Pisahan natin to. Number 10, dosyal na patay kung patay. Bilang impostor, kailangan mo maging strategic sa mga galawan, ano? Upang masulit mo yung pagiging impostor. Dahil kung kating-kating lang yung kamay mo, at gusto mong pumatay lang ng pumatay, madali ka kung ma-evict, ano? Sa madaling salita, hindi mo ma-enjoy yung pagiging impostor. Lalo na kung papatay niyo yung biktima sa hallway, ano? Talagang obvious na galawan ho yun. Ano ba naman ho yung pag-isipan nyo muna yung gagawin nyo, ano? At gamitin nyo ho ng maayos yung sabotage button dyan, ano? Hindi ho yung patay lang kayo ng patay. Ano? Naintindihan nyo po ba? So yun, wag ho patay kung patay. Ibig sabihin, no, wag ho kayo papatay yung madaling mabisto, ano? Number 9, dosyal na, sariling sumbong. Ito naman ho yung impostor na nagsiself-report, ano? Wag na wag nyo hong gagayain yan. Dahil napakadali lang hubistoy ng mga ganyang galawan. Unang-una, pag ikaw ho ay nag-self-report, tapos ikaw lang din ho nagtanong kung saan, pagtuturoan ka na po na nag-self-report ka, no? Lalo na ho kung wala ganong dumaan doon sa crime scene. Pangalawa, alam na po yan ngayon, na pag nag-self-report ka po, malamang sa malamang, ikaw din yung pumatay, ano? Pangatlo, lalong-lalo na ho kapag dalawa ho yung impostor. Napaka-obvious po na gawin mo yung pagsiself-report, ano? Dahil is either po sa inyong dalawa, ano? Kaya wag na wag ho kayo magsiself-report. Kumbaga, pinugutan mo ng ulo tapos ikaw lang din ang magsusumbong, ano? Talaga namang awit yung mga ganyan, ano? Mapag-aalataan ka may kutsilyo sa puwet, ano? Kaya bilang impostor, ho, mas maganda ho maging tahimik lang ho, ano? Para ho ma-enjoy niyo yung pagiging impostor. Number 8, dosyal na, maglakbay. Ito naman ho yung mga impostor na pinanilintigan yung pagiging mamamatay tao nila, no? Kung saan talagang nagpapaka-ninja ho sila, no? Dahil lumalayo ho sila dun sa mga crewmate, ano? Kung saan napakakasuspe-suspecha po dun sa mga crewmate, ano? Dahil palagi yung wala dun sa pack nila, no? Alam nyo ba, pwede kayong pumatay kapag magkakasama kayo? Yung tipong magkakadingit ho kayo, ano? Dahil wala ho magiging animation na mangyayari, no? Yung bigla ho magdadash yung character nyo, ano? Wala ho mangyayaring ganun. So mas maganda ho kung sumasama kayo sa mga bibiktima nyo, ano? Hindi ho yung nagpapakadora ka dyan na paikot-ikot ka sa mapa, ano? Huwag ganun, tol. Beginner na galawan yung mga ganyan. Paano kanyang matatawag na dekalidad na pro-imposto? Kung nagpapakalayo-layo ka sa mga bibiktima mo, ano? Kailangan maging wise ka sa paglalaro ng Among Us, no? Dahil kahinahinala yung mga nakahiwalay sa grupo, ano? Kaya ikaw, bilang impostor, kailangan sumama ka sa kanila, no? Kung maaari nga, tumulong ka pa sa pagsipo ng krisis, ano? Para talagang dekalidad na pro-impostor. Kasi naglalakbay ka pa ikot-ikot sa mapa, no? Mamaya mabuntis ka pa dyan, ganyo, Dore. Number 7, dosyal na fake taxi. Ito ho yung mga galawang pantanga, no? Lalo na ho pag ginawa mo ito dun sa scanner, ano? Naalala ko ho yan, ano? Sumisingit ho ako dun sa nag-i-scan ng sarili niya, no? Napagbintangan tuloy ako nagpe-fake taxi. Nako naman talaga, oh. Mas maganda ho pumuesto bilang impostor dun sa mga matagal gawin na task, ano? Tulad nung nagkakabit ng wire, o kaya nag-upload ng data, o kaya nag-download ng data. Mas maganda ho dun pumuesto, ano? O kaya dun sa may reactor yung susundan mo yung beat, ano? Para hindi ka mapagbintangan na fake taxi. Nang sa ganun ikaw ay maging legalidad na pro-impostor. Huwag na huwag nyo gagayain yung sisingit dun sa nag-i-scan, ano? Dahil hindi ho pwede magsabay yung dalawang player dun. Tatandaan nyo yan para ma-enjoy nyo yung pagiging impostor. Number 6, dosyal na, pipe. Ito naman ho yung mga tangang impostor, ano? Kung saan grabe po yung pagkatahimik nila sa chatbox, ano? Kinakailangan mo rin naman magsalita, bro, para hindi tayo mapaghalataan, ano? Yung tipong tinuturo ka na ho at napaghalataan ka na, tapos hindi ka pa rin nagre-reply at gumagawa ng alibay. Awit naman ganyang galawan, bro.
magsalita ka naman, ano? Masyado mong sineryoso yung ideya ng pagiging tahimik, ano? Eh, grabe naman yung pagkatahimik mo. Mapagbibintangan na tayo kapag ganyan, no? Magsalita ka, hindi ka pipi. Yung ngongonga, nagsasalita pa rin kahit pangit yung tunog, ano? Tapos ikaw na walang diferensya, ayaw mag-chat dyan. Paano tayo mananalo niyan, ano? At paano ka ma-award na ng dekalidad na pro-impostor? Kaya huwag maging pipi, ano? Magtanong mo kung may alignment ba yung bibig mo. Number 5, dosya nat, bantay CCTV. Ito naman yung mga roommate na ayaw na umalis dun sa camera, no? Gusto niya ata maging saksi dun sa mga dumadaan-daan dun. Parang kang tanong na nagkakape lang sa barangay, ah. Huwag ganun, bro. Awit ka, eh. Alis-alis ka rin naman dyan sa camera, no? Baka tubuhan ka na ng kabuti dyan. Para lang mo sa kalaman ninyo, ano? Apat na view lang ho nababantayan ng security, no? Yung sa may med bay po, yung una. Pangalawa, dun sa tapat ng navigations. Pangatlo, sa admin. At pang-apat, dun ata sa lower engine, ano? Yan ho, isa map lang ho ng skilled, ano? Dahil yun lang ho ang kabisado ko. Pagpasensya nyo na ho. So yun, ano't ano pa man. Ibig sabihin lang, no? Hindi lahat kita ng camera, no? Lalo na ho yung mga room, ano? So umalis-alis ka rin dyan sa security, ano? Para naman may makontribute ka sa pagiging crewmate, ano? Hindi yung nakababad ka lang dyan sa camera, ano? Para hindi kami masal sa'yo, ha? Awitin mo nga ganyan, eh. Number 4, social nut, dead ma. Ito naman ho yung mga walang pakialam kapag may crisis, ano? Yung tipong wala na kung silang makita, ano? Dahil nga sinabotahe yung ilaw. Tapos ito naman mga player na nande-dead ma lang. Walang pakialam, ano? Tuloy lang sila sa pag-ikot-ikot nila doon sa mapa, ano? O kaya naman yung bantay CCTV talagang nandun lang, ano? Kahit wala na ho siya makita, ano? Kapag sinabotahe yung comms. Huwag ho kayong ganyan, ano? Nakakapikuno ho kayo, eh. Yung ilan na nga lang tayong crewmate, ayaw niyo pang makipagtulungan, ano? Pang tayo mananalan yan, bro? Ganyan ka na ba talaga, tol? Kahit sa laro ka na lang tutulong, ayaw mo pa? Lalo na ho kapag sa reactor yung nasabotahe, ano? Yung kailangan ng partisipasyon. Ngayon, kayo na nga lang ito nakitirang dalawang player. Dahil pinatay na yung nakitira yung campaign. Paano tayo makakasurvive niyan? Kung wala kang kontribusyon kang dead maka, ano? Paalala ko lang ho, no? Kinakailangan mong iligtas yung krisis, ano? Dahil kahit ho gawin ng impostor yan, papatay at papatay pa rin ho yan, ano? At isa pa ho, ano? Hindi ka ho makakatawag ng meeting kapag may krisis, ano? Kaya kailangan na kailangan mo yan subpuin. Kung hindi, matatalo tayo, ha? Ha? Number 3, dosyal nat, tamad. Ito naman ho yung mga masisipag yung nagiging kakampi, ano? Yung tipong halos aamagin na ho yung daliri nila dahil sa ayaw nilang gumawa ng task, ano? Tugan ka na sa totoong buhay, matugan ka pa rin sa laro? Huwag ganun, tol! Mukha kang tipaklong lang na nakatayo dyan, eh, no? Para lang sa kalaman nyo, ano? May kakayaan ho tayong manalo, mga crewmate. Sa paraan mo ng pagtapos ng lahat ng task, ano? Kaya kung ikaw na batugan ka, ayaw mo talagang gumalaw. Ikikit ka na lang namin kung ganun, ano? Total, wala ka rin namang silbi dito sa larong to, ano? Mas mabuti pa nga yung mga impostor na may make ng task, eh. Eh, ikaw kahit isa, walang ginawa, ano? Ano ba naman yung pagdugtong-tugtongin mo lang yung mga wire, ano? Yun naman mahirap yun. Galaw-galaw din pag may time, ano? Para naman kahit paano may silbi yung pag-exist mo dito sa Earth, ano? Hindi yung nagiging wantamad ka lang dito sa mangas, ano? Huwag ganyan, ha? Basagin ko yung cellphone nyo, eh. Para di na talaga kayo makalaro, eh. Total, wala naman kayo silbi. Number 2, dosyal nat, pulong-ulupong. Kadalasan, no, Pinoy yung mga ganda talaga, no? At halos ka lahat na nakalista dito, ano? Puro sa mga Pinoy lang na server nangyayari yun, ano? Eto, yung kakaumpisa pa lang ng laro nyo, ano? Hindi po kasi nakakaumpisa at kakaumpisa pa lang talaga, no? Sabay tawag ng meeting yung utak na may ubo, ano? Kaya otok yung nga matitikman mo ngayon, ano? Hindi pa nga kami nakakapunta doon sa task namin. Pipindutin mo na yung I want you buzzer na yan. Huwag ganyan, tol. Utak mo amoy bak, tol. Tanong, mapatay ka na nga lang din mamaya. Hindi mo pa ma-enjoy, ano? Pahihinto yung panuntatawag ng meeting, no? Hindi pa nga nakakalis yung impostor doon sa pwesto niya, no? Nahulaan mo na agad. Galing mo naman, tol. Lalo nyo lang mo pinamumukhang maraming tangang Pinoy, ano? Kaya huwag mo kayo ganyan, ha? Mag-meeting kayo kung mga nasa kalagitnaan na tayo ng laro. Hindi yung kakalabas pa lang natin sa pet ng spaceship, ano? Galawang tanga lang yung magawa niya, ha? Huwag na ganyan, ha? Awit yung utak mo. Number 1, dosyal nat, turo-turo. Ito yung hinuli ko dahil ito yung pinaka-nakakabisit na player, ano? Yung kahit alam mo sa sarili mo na crewmate ka lang, tapos kung makapagbintang siya sa'yo, tipong nasubaybayan niya yung buong talang buhay mo, ano? Keso na memeke ka daw ng task, o kaya sinusundan mo siya. Siyempre, titignan ko rin yung mga galawan na nakakalaro ko, ano?
Tapos ikaw magtuturo-turo ka lang. Para ka nasa street food ah. Turo-turo. Ingat ka, tutoy. Baka manuno. Huwag ganyan, tol. Minsan imbis na impostor yung masipa palabas. Yung mga inosente yung nasisipa, no? Saan wala naman silang kasalanan. At imbis na nakapaglalaro pa sila na maayos. Dahil sa mga katulad mo, naging multo na lang sila, no? Dapat yung mga katulad mo sinisipa eh. Para wala nang nagtuturo, ano? Pag wala kang ebidensya, mag-skip ka na lang, ano? Hindi yung turo ka ng turo. Ginigigil mo ako eh. Puguta kita ng ulo dyan eh. So yun, dyan nagtatapos ang 10 utos ng amangas. Sana unawain niyo na lang yung mga punto kung gusto mo iparating, ano? Ano pa man, tayo lamang ay nag-enjoy sa mga online game, ano? Kaya wag nyo sana seryosohin yung mga konteksto pumapaloob dun sa mga laro, ano? Kaya kung napasaya kita at nag-enjoy ka dito sa video to, huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe para lagi ka updated sa mga content na ilalabas ko. So yun, dyan natatapusin tong video na to. Muli, ako nga pala si Moose at ito ang Moose TV. Aga sa muli, let's go! Yeah! Brrrr!